Hi mga kanagrag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na ang mga latest na mga chika ngayon, mga pasabog at mga revelasyon na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lovers sa social media na kung saan tuloy ang pa-screening sa Miss Universe Philippines 2023 na naghahanap pa rin sila ng kandidatang kukurunahan at maging pambato ulit ng Pilipinas sa darating na Miss Universe 2023 mga karag-karag. So, chikahan ngayon ng mga chismosa sa social media na nanalo at wagi pa rin daw si Parin Chavit Singh sa bidding sa Miss Universe Philippines prangkisa at natalo ang GMA Network mga karakarag. Well, hindi natin alam kung sino ang nakakuha, kung sino ang may mataas na bidding, di ba? So, abang na lang tayo sa official announcement at official statement ngayong February 28 ba nila i-announce. So, hindi pa sure mga karakarag. So, nag-aabang at naghihintay rin ako at nagmamasid rin ako sa mga kaganapan ngayon sa Miss Universe Philippines. So, ito ay tuloy pa rin ang pa-screening ng Miss Universe Philippines organization sa pamamahala ni Madam Shamsi at ni Mama J. So, it means sila pa rin ang may hawak sa prangkisa ng Miss Universe Philippines, di ba? So, excited ako mga karakarag. Sana naman lang sa taon na to, tali na nila yung motto nila mga karakarag na no win to pick. Para di tayo mataranta, para hindi tayo nervyosin bitaw kung ano yung magiging pasabog ng kandidata nating lalaban sa Miss Universe stage. Sana mag-iba sila ng taktika, di ba? So, abang na lang tayo mga karakarag sa upgraded na version ng Miss Universe Philippines 2023 kung sino man yung kukurunahan sa taon na to, di ba? So at dahil nga tuloy ang pa-screening sa Miss Universe Philippines 2023, usap-usapan sirkulasyon ngayon sa social media mga karagarag ang latest na pasabog na revelasyon ni Samantha Panlilo. Dahil hindi na niya ginalaw ang baso, binasag na talaga mga karagarag sa kanyang latest na post sa kanyang social media account, sa kanyang pa-video bitaw na di na daw galawin, basagi na daw. Naghihinayang ako sa baso na binasag ni Samantha mga karagarag. Pwede pa naman yung pang-display sa kabinet na walang salamin, di ba? Tapos binasag lang niya, ako yung kasayang ba sa baso, Okay lang sana kung baso sa Nescafe, baso sa mayonnaise. Di ba? Yung binasag niya, ang ganda kasi ng basong binaso ni Samantha. Iba kasi nung pag mayaman, talagang, carry lap pack. Ako yung, huwag mo basagin dahil binasag. So excited ako mga karakarag kung saang pageant siya sasali. Sabi nga nila, baka daw sa Miss Universe Philippines 2023 sasabak itong si Samantha dahil sa kanyang latest na pasabog na video na ginalaw na ang baso, binasag pa. So para sa akin, kung ako yung pagpipiliin bilang beauty pageant lover, gusto ko siya sa Miss Earth sasabak mga karakarag. Bagay siya dun sa Miss Earth. Diba kasi matalino na naman itong si Samantha, magaling sa kudaan. Miss Earth talaga yung na-target ko sa kanya na ay fit dito si si Samantha. Ewan ko sa inyo mga karagarag kung ano yung mga yung opinion ninyo at haka-haka, di ba? So magkaiba man tayo ng paniniwala at paninindigan, magrespetuhan na lang tayo. So ito na, yung masasabi niyo mga karagarag na tuloy pa rin ang pa-screening sa Miss Universe Philippines 2023 at yun nga, sa tingin niyo wagi kaya si Chavit Singson laban sa GMA Network sa pabidding sa Miss Universe? At anong masasabi niyo ngayon na lalaban daw ulit si Samantha Panlilo? Sa tingin niyo Miss Universe Philippines kaya, Miss Earth, Miss World yung sasalihan niyang beauty pageant? Mag-ingay tayo sa comment section. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe to channel ko. Rugan ka rin, babae na rin ito. And see you in my next vlog. Bye-bye!